Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria ng Far Eastern University Institute of Law. Ngayong araw po ang ating tatalakayin ay The Study of the Law. Baka hindi nyo po alam, akala nyo hindi nyo kayang mag-abogado o maging a person of the law. Medyo na underestimate nyo ang sarili nyo. Pero kayo, basta po inumpisahan nyo, baka po magustuhan nyo at kalaunan, before you know it, kayo ay abogado na. Kaya po, inaanyahan ko po kayo na manood sa 1 hour to 1.5 hours. At kung meron po kayo mga katanungan sa ating pag-uusapan ngayon, huwag po kayo mag-atabili na mag-message sa amin dyan po sa YouTube at dyan po sa Facebook at babasahin po namin para po hindi lang po ako ang sasagot. Sasagutin rin po yan ng ating mga panauhin ngayong araw. Dalawa po ang ating panauhin. Napaka-espesyal po nila sapagkat po alam nila kung paanong tahakin ang pag-aaral ng batas. Fresh na fresh po sila sapagkat po kapapasa lang po nila sa November 2019 bar examinations. Mga attorney to be sila po. Pero bago po ang lahat, atin pong pag-usapan kung bakit maganda ang batas. Napaka-importante ng batas. The study of the law. Why is the law very important? First, all facets of the lives of ordinary people, the affairs of government, and international relations are governed by the law. Ibig sabihin po, lahat ng gawin ninyo, lahat ng larangan ng ating buhay ay may kaakibat na batas. Hindi po talaga mawawala yan sa pagpuputol ng kasal, sa paghihingi ng suporta, sa paghahatol sa isang kriminal, o kaya sa pagkagawa ng kontrata, sa GCQ, General Community Quarantine, sa ECQ, Enhanced Community Quarantine. Tandaan niyo po, di ba, batas po yan. Bayanihan, heal as one act. Di ba po? Kaya po, madami po. Pag kayo'y pupunta sa ibang bansa, bibili po kayo ng ticket. Yung ticket po, may mga letra sa likod. Kontrata po yon. Babasahin niyo po yon para alam niyo ang mga liabilities ng eroplano, pati na alam niyo ang pananagutan ninyo. So, madami pong larangan o lahat ng larangan ng buhay ay may kaakibat na batas. That is one of its importance. Second, yung pangalawa po. Pangalawa, ang batas po ang nagbibigay order sa ating society. Tingnan nyo lang po ang dyaryo. Araw-araw po, bibili kayo ng dyaryo, makakapakinig kayo ng balita at ano ang makikita nyo? Quarantine, patayan, nakawan, puro batas po ang kaakibat noon. Kaya po ang mga journalist ngayon, dapat may kaalaman sa batas. Kaya po, ang batas po, nagbibigay order sa ating sosyedad, nagbibigay po predictability sa ating gagawin para po hindi na tayo mabibigla. Kaya nga po may kasabihan, ignorance of the law excuses no one. Biro nyo, Duralex said lex. Parati po nating naririnig yan sa social media. Duralex said lex. Di ba po, noong mga nakaraang araw. Pero bago po ang lahat niyan, siyempre po, may dapat kayong pag-umpisahan. There must be a starting point. And the starting point is the study of the law. So how do you go into what we call a college of law, school of law, or an institute of law? Kamukha po ng Far Eastern University. Ang tawag po namin dyan, Institute of Law. Halimbawa po ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang tawag po nila dyan, College of Law. Halimbawa po sa Ateneo, ang tawag po nila dyan, School of Law. Sa tatlong pamantasan po yan, ako ay nagtuturo. Kaya kilala ko yung ibang mga estudyante dyan. Civil Law Review po, at saka Obligation and Contracts, pati na rin po ang Persons and Family Relations. Okay po? Yan po. Ngayon, kung kayo'y natanggap na sa isang eskwelahan na pinili ninyo, dapat ang napili nyo ay akma rin sa kakayahan ninyo at saka sa ginagawa nyo pang araw-araw. At pagkapili ninyo, dapat mag-aral na kayo.
at mag-aaral kayo saan? Siyempre, diyan po sa isang classroom. Yan po ang classroom ng Far Eastern University Institute of Law. Pasensya niyo na po, hindi po ako magpapagpakita ng ibang classroom kasi po itong available lang sa atin, ang Far Eastern University of Law. Tingnan niyo po ang classroom, iba po ang mga lamesa diyan. Di ba po, hindi po yung isa-isang mga desk, kundi po parang talagang business-like, no? Nandoon po ang professor sa harapan at saka nagtuturo. Ayan po ang aming moot court sapagkat po sinasanay rin namin ang mga estudyante para makipag-debate, makipag-argue, umarap sa korte. Diyan po namin ginagawa sa tinatawag na moot court. At meron pa nga po mga kompetisyon ng moot court sa buong mundo. Siyempre, ang library po, napakahalaga sa estudyante ng batas ang library sapagkat po dyan po nagko-concentrate siya kung mag-aaral na sa eksamen at mag-aaral na rin sa day-to-day recitation sapagkat po ang pamamaraan ng pagtuturo sa law school ay recitation pati na rin po pero sa Far Eastern University doon lang po kasi ako nagtuturo kaya na ibabahagi ko sa inyo ang mga professor po rin doon ay nagme-mentor rin po Socratic method and mentoring po. Ayan po. At mamaya-maya, mapapakinggan natin kung paano ito ginagawa sa mga taong may experience nga nito. Susunod. Okay. Kaya nga po, ayan po. Yan. Yan ang mga estudyante na naturuan ko na. Sila po ay, siguro mga 96-97% dyan, abogado na po yan. Yan po ang batch of 2018 ng FEU Institute of Law. Ngayon naman po, sa pag-aaral ng batas, kailangan nyo po more. Marunong na po kayo siyempre magbasa. Marunong rin naman po kayo mag-recite. At marunong rin po kayo magsulat. Pero sa law school po, ang importante dyan yung nakikita nyo sa telebisyon, more. Hindi naman po gaano kahirap yan. Kailangan mag-adjust lang kayo. Pero hindi na po ako ang magkikwento niyan para sa inyo. Gusto kong magkwento sa inyo yung mga aking naging mga estudyante at mga students sa Far Eastern University. Ang ating pong panauhin ngayon, kaya pakikilala ko na po sila, si attorney-to-be, Erica Tuico, yan pong nakikita niyo sa bandang kanan, at si attorney-to-be, Samantha Reyes. Yan po, nakatoga sila. Yan po, nag-graduate sila noon. Natapos na ang kanilang mga paghihirap sa law school. Nakatawa na po sila. Nag-graduate na, kumuha ng bar. At ngayon, magte-take na po ng oath. Sapagkat abogado na magiging abogado na sila. Time flies, ika nga. Time flies, ano po ha? Kaya, huwag na po tayo mag-atubili at tayo po ay kakausapin na po natin sila. Papanayim na po natin sila. Ito po, bago po kapanayamin natin sila, pakikita ko lang po ang mga halimbawa, ang mga librong babasahin ninyo. Halimbawa ito. Ito po, Persons and Family Relation. Siguro ko po mga ito, 1,500 pages po ito. Pero masasanay po kayo. Pag-usapan po natin. Ito pong obligation and contracts. Ako po ang author nitong dalawang ito. Pag-aaralan nyo po yan sa law school. Siguro mga 900 pages yan. Pero kakasanayan nyo po yan. At madami pa pong libro. Halimbawa po dyan, may libro po dyan ng sales ni Attorney Cyrus Swalog na nagtuturo rin po sa FEU, pati na rin po Conflicts of Law ni Attorney Galahad at siya rin po yung nagtuturo sa FEU. Kaya po, mga authors po, madaming nagtuturo po dyan sa FEU. Pero kapanayamin na po natin ang ating mga panauhin at pagsusulat lang po ako, susuot ako ng aking earphone. Sa aking pong kanan, tama, si Erica Tuico. Hello, Erica. Hello, Dean. Dr. Ito naman po sa aking kaliwa, si Samantha Reyes. Hello, Dr. Samantha. Good afternoon. Samantha, ito na, Erica. Ito na ang tanong ko sa iyo. Mag-umpisa tayo sa umpisang umpisa. Sa pag-aaral nyo ng batas,
Ano ang nakapag-motivate sa inyo o nagsimula ang kaisipan para mag-aral kayo ng batas? Ikaw muna, Samantha. Ako po. Ako po, I think na nakapag-encourage sa akin kasi 'di ba working student ako. So I work for a government law firm. So I think doon because I'm surrounded by lawyers, parang it really encouraged me to pursue law even if wala talaga siya sa isip ko noong una. But I think kung hindi galing sa iyo, it can be from other people to inspire you to study law. Matanong ko nga sa iyo, Samantha, ano ang college degree mo? Communications po, sir. So, communications. At siguro dapat nagbo-broadcasting ka ngayon. Di ba? Nagbabalik ka, nasa news ka. Pero, ibig sabihin ko nakatulong ba yon? Importante mo ba yon? Parang napakalayo. Paano mong nakokonnect? I think po sa communications, maganda siya kasi sa law, maraming writing, tapos sa recit po. So I think during in class, tsaka yung pagsulat po, kahit papaano, nakasa na during college, which I can bring to law school. Pero I think any other course or course during college, mo-connect naman po sa law. Okay. Ikaw naman, Erica, ano ang motivation mo? Ano motivation mo? Din na in my case, it was really my parents who encouraged me to enter law school. Maybe because of the personal experiences that we also have in the past. So that motivated me to enter law school and to finish it. Law school. Matanong ko nga sa'yo, yes. Erica, mga magulang mo ba abogado? Hindi po din, pero may relatives po kami na lawyers. Oo. So it is because of the experience of your family. So yes. Ibig sabihin mo ba, Erica, at the first instance, wala ka talagang ka-notion na mag-aabogado ka? Din Mel, since I was in grade school, my father is already saying na magiging lawyer daw ako in the future. So hanggang college, parang pinupush niya pa rin ako na mag-law school. So tinry ko po siya. And so, worth it naman. So tinry mo. So okay, ano ang ano ang college degree mo, Erica? Internal auditing. Di ba accounting yun? Accounting yun? Yes po din. Paano naman, yes, Erica, kamukha yun? Accounting to law? How do you see the connection dyan? In our accounting class, we used to analyze problems. And like in law school. Although in accounting, it's more on the financial side. But in law school, we also analyze legal problems. So I think yun po yung connection. Yung nagamit ko din sa generally, law. Samantha, generally. Okay, ikaw, ano ka eh? Communication arts. At Erica, ikaw, ano ka? Internal auditing. But the bottom line, the underlying attitude or character of one going to law school, the kind of discipline, ika nga, does it really matter, at least from your experience, whether you will be a pre-law student or an accounting student or a mass comm? Ano yung underlying essence para, in a way, makatagos sa law school? Ikaw, sige Erica. Then I think it's really being resilient. It's not a test of who's the smartest kasi po sa law school. It's a test of being resilient and it's a test of character. So, kailangan mo lang talaga maging matyaga sa pag-aaral. Sinabi mo, Erica, resilient. So, ibig sabihin, up and down yan. When you're down, you go up. Parang ganon. Yes. Yes, and, Ikaw naman, Samantha. So, anong kind of discipline na na-experience mo na dapat dadalin mo sa law school? I think po din same with Erica. It's really resiliency, but I also think that it's also of yung tiyaga. Kasi law school is you really need to have a lot of patience and a lot of hard work. I mean, if you really wanna study law, you have to be committed to it. Hindi siya pwedeng half-hearted because
there are so many readings na po, so many problems that you'd encounter, and kung half-hearted ka, it's so easy to give up. So I think it's really just you should focus and hard work po talaga. Sometimes, you know, ako, I've been teaching for 35 years. No, may nakikita ko dati, sinasabi nilang, "Sir, napilit lang ako ng magulang ko," or "Sir, parang ayoko." Ayoko, sabi nila. Pero as they go along, as they, habang tumatagal, alam mo, na sinasabi nila sa ika, "Sir, parang nagugustuhan ko. Parang dahil kong nalalaman, nagugustuhan ko." Ganun rin ba ang nararamdaman nyo? Yes po din. O sige, Erica, ikaw una. Yes po din. Pero nung una, first semester, parang it was really the hardest part of my law school journey because it's really a transition period. Tapos parang hindi ko pa siya decision talaga. And so, I just tried to finish the first semester. And then, the fact na na-maintain ko yung scholarship ko, parang that's the sign na maybe it's for me. And so, along the way, ang dami kong natutunan. And kaya, tinapos ko rin po din. Wow. Ikaw, Samantha, na-trauma ka ba sa law school? Nung unang salta? Opo. Talagang trauma ba? Bakit? Sobra. Bakit? Sobra po. Actually, yung first year was really the hardest for me. Kasi, yun, madaming iyak nun. Kasi ang daming kailangan basahin eh. Lalo na kung hindi ka pa sanay magbasa ng kaso. Tapos tinatambakan po kayo ng ganito kakapal for one subject lang. So I think first year was a really difficult transition for me. But as you go along the road naman po, it's really enjoyable, especially if you have good blockmates, good friends. Yun po talaga, you really make a lot of them during law school. I mean, yun po yung it keeps you sane eh, yung mga friends mo po na nakikilala sa law school, mga classmates mo doon. So if you help each other, it will really help you guys go along the road. Yeah, yun nga, Samantha, no? Yan rin, pati ako nung naglo-law school ako, no? Parang dyan mo marirealize talaga na no man is an island, no? Para ba, po. Kung sa college, pwede mong sabihin, "Oh, kaya ko to, baliwala kayo. Di ba? Kayang-kaya ko to, mamayang gabi lang. I-overnight ko to. Kuha na bukas." Di ba, Erica, ano experience mo dyan? Di ba? Sige, Erica. Yes. Yes po. You really have to surround yourself with positive and good people. Kasi you really need a lot of backups along the way. Kasi madaming time na may moments na parang you'll find yourself at your lowest point. And kailangan mo minsan mag-seek talaga ng help sa iyong friends or sa family or even sa iyong professors. Kamukha nung mga kaso. Alam ko, sa first year, first sem, criminal law, persons, constitutional law, dun lang sa tatlong yon, medyo over 100 pages a day na yan. Diba? Diba? At pagkatapos, may methodology ba? Next day, alam mo, na baka masosokratik ka. Samantha, explain mo nga yung Socratic method para sa ating mga listeners. Okay, I think Socratic method is, kasi po, di ba sa college, sanay tayo na, pinuspoon-feed yung lesson sa atin. But in law school, the teachers would just guide you, but it's really up to you to really learn the stuff that you need to learn for law school. It's you who does the thinking, it's you, you know, critical thinking really plays a big part. And the teachers are just there to guide you. Oh. And yung mga cases, paano yun? Let's say, 10 cases a day. Kaya nyo bang basahin yan? Paano ginagawa nyo? Oh, Erica, ikaw. Oh, sige, Samantha. Samantha. Diba? Okay, so sa per cases po, sa sobrang dami, nung una, talagang nilalakad ko po yun eh. Kaya po ako nahirapan, hindi ko matapos yung mga readings ko for yung mga assigned readings. But as we go along naman po, parang natutunan mo how to get the information that you just need for the class. Tapos yun po yung
yun na po yung learnings niyo actually. Parang it really goes with practice, practicing how you read, and then one day makukuha mo na lang what you really need from the cases. Ikaw naman, Erica, narate mo nga yung first experience mo dyan sa Socratic method na yan. Anong nangyari sa'yo? Natulala ka ba? Na-shut up ka ba? Nataranta ka ba? During our Consti Law 1 class, our professor assigned more than 50 cases per meeting. And during that time, hindi pa po namin alam kung paano talaga magbasa ng cases. So lahat binabasa namin. Unlike nung higher year na parang alam mo na na kailangan mo lang mag-focus kung saang topic siya related. So, yun po. Ang ginawa ko lang po nung first year, highlight lang, and I adopted the color coding scheme para mas efficient siya sa akin. For example, I color the facts blue, and then the issue yellow, and then the ruling red. So, para mas mabilis ko po siya makita sa class kapag kailangan na mag-recite. Merong belief, no, which is also true, na sa law school madami ka daw memorizing. How true is that Samantha, how true is that? Isa po yun sa mga kinabahan ako kasi marami daw po yung memorize, tapos I was really bad at memorizing things. Hanggang ngayon po I'm still bad at it, but I think hindi mo kailangan talagang i-memorize, but kasi yung 4 years to 5 years of studying law, dahil paulit-ulit siya, it comes naturally that you know the words na po. Oo nga, no? Yeah, well, going towards, no, di ba? Going towards. Sometimes, iniisip natin, kamukha nung law student rin ako, mabigay ko lang yung gist dyan, kuha na yan. Pero there are times na yung words not replaceable, di ba? Yes. Erica, di ba? It's really just not replaceable. Oh, Samantha. Opo, kasi aba na naman po, yung mga keywords na yun, yung mga irreplaceable words, ulit-ulit mo po siyang may encounter sa cases, ulit-ulit mo po siyang maririnig sa professors, tapos in a way, eventually, makukuha mo na po siya. Oh, yes. Yun nga eh. So anyway, ito pa isa sa isa law school, no? Mga professor, siyempre, iba-iba ang personality niyan, although may underlying Socratic method. Pati din merong professors na they require. Oy, naputol si Erica. Pero babalik po sa atin. Ano Samantha? How did you cope up with those different personalities? Oh, Erica, ano? Tuloy mo. Hello, D. You just have to, first you have to assess your learning style, and then you will adjust your learning style to the style of your professor, their teaching style. Mm-hmm. For example, isang professor, pag magpa-recite siya ng case, gusto niya i-compare and contrast mo yung first two cases, meron namang iba, sa'yo yung limang cases, plus the provision. So you really have to know the style also of your professors. Oo. At saka, ano no, yung ano naman, yung examen, kasi talaga sulat, di ba? It is an exercise in writing almost all the time sa law school. How did you adapt to it? How did you adapt from college answering a question to law school answering a question? Samantha? From college to law school, I think po trained din ng mga first year professors kasi they teach you how yung methods, like yung answer first and then your legal basis and then your conclusion. Kasi dati siguro college walang masyadong format, but in law school, format is really important, and the professors grade you a lot based not just by your answer but also how you present your arguments. Oh no. And then your so how about the physical setup itself of the classrooms, of the library? Nagkakaroon ba kayo ng specific place, for example, sa library? Pagpupunta kayo sa library, alam nyo, doon ang upuan ko. At sometimes, alam rin ng mga classmates mo, ay,
upuan niya ni Erica, upuan niya ni Samantha. May mga nagkakaganon ba? Sige, meron Erica. Po din sa library. Meron po din sa library. Kasi I study po usually sa library lang. So, parang kung sino yung mga nakikita mo doon everyday, parang sila, kami-kami pa rin palagi hanggang makagraduate. So, parang meron kang comfort zone po kasi sa library na parang nire-respect din naman ng mga classmates mo. And the books, yan. Yan the books. Yan mga librong yan. Ano, gaanong kaiba ang mga libro ng batas sa ordinaryong mga librong dating binabasa nyo? Samantha, Erica. Versus po sa college, I think yung mga books po ngayong law school, it's a bit more complicated and it has more text that you need to analyze for yourself. Kasi sa books po, usually, it's just like, what, definition, tas nandun na yung sagot. But in law school, kahit nga po sa klase, yung mga professors, they say na you don't have to you know, say what the author has said if you think otherwise. Parang ganun. Oh. Law school really makes you critically think. Mm-hmm. Ikaw, Erica. Ano experience mo sa mga libro mo? Sometimes kasi sinabi nila, sa law school daw, you will have a personal relationship with your book. Yung kodal mo, kasama mo, yes, parate, may sulat pa. What do you say about that, Erica? Yes po din, totoo po na parang lagi ko pong kasama yung codals kahit saan ako pumunta. Even when for leisure time, especially during the bar, preparation for the bar, I always have with me the codals. Kasi parang kapag free time, ayun po, nagbabasa lang din. Explain mo nga, ano ibig sabihin ng codal? Codal. Codal. Ano ibig sabihin? Yung codal po kasi para siyang ano eh. It's purely the legal provisions. Unlike yung mga annotations na magbibigay yung author ng, for example, jurisprudence na explaining the legal provision. But in codal, you have the law itself without any explanation. Alam niyo, one of the new things when I was a student, I learned, no? Yung tinatawag na study group. Ano? Study group. Yung kailangan may study group ako kasi dapat hati-hati kami na ma-digest ng cases. Otherwise, hindi ako makakatapos. So, yung study group na ganyan, did it proceed? Yung mga taong kasama nyo nung first year, tuloy-tuloy na sa fourth year? Ganun ba experience nyo? Samantha? Yes din. Actually, ako nung first year, trinay ko na ako lang mag-isa kasi hindi po ako sanay na mag-aral with the group. So, yun po, nagkabagsak ako. So, sabi ko, okay, kailangan ko atang magbago ng style. So, the next year, naghanap po ako ng study group ko. And ano po siya, constant hanggang sa pag-graduate, sila na po rin talaga. Kasi you know their style na, you know how they think. So, I think it's easier for everyone. Yes. Ito yung sinasabi mo, Erica, na resiliency, ano? Resiliency, yes. It is almost consistent, eh. Yung up and down, sa recitation pa lang, basta't na, well, na wrong ka, na singko ka, minsan, nung first year, hindi ka na makatulog. Pero as you go along up to fourth year, parang medyo kumakapal na yung mukha mo, di ba? Parang it's understood. Ganun ba experience nyo? Yes po din. Sige, bigyan mo nga ako ng experience ng nangyari sa iyo na memorable moments mo sa recitation. Noong first year din, I have this one professor na parang hindi ko talaga makuha kung yung gusto niya sa pag-recite. And so, parang lagi po ako included dun sa mga na-mention na if this is how you tell your story, I'm sure na you'll never be a lawyer. Parang ganun po yung sinabi niya sa akin. And so, that's the moment na
I develop my study habits na mag-work po for me. Ganon. Ikaw naman, Erica, no? Yes. Gusto ko talaga makita yung dynamics nito eh. Samantha. Si Erica was a full-time student. Ikaw was a working student, no? Well, how were you able to blend the time, the effort, no? The energy sa from first year to fifth year, for example? I think po what really matters first is you identify po what to what extent you can study in the office and also if they support you doing it. Kasi kumari po ako, my priority was more of work kasi po yun yung nagpapa-aral sa akin. Kasi kung wala akong work, di wala pong pang-tuition. So yung akin naman, sa case ko, I had to extend my stay in law school, 6 to 7 years I think, including breaks. And it's not as bad as people think na people would stay long in law school, but talagang tiyaga, and if really want it, itutuloy-tuloy mo po siya. And I think po sa... Go ahead, Samantha. I think po yung sa work ko, what was the most challenging thing for me was yun nga po yung energy, kasi minsan nakakapagod, but yun nga, you have also to know how to take care of yourself, to give yourself breaks. Kung hindi mo na po kaya, wag nyo nang pilitin. I think there's more clarity in studying if you're in the right mental health instead of just pinipilit mo sarili mo na pagod ka na pero nag-aaral ka pa rin. Talking about mental and physical health, ikaw Erica, how did you manage to keep your sanity? You're in law school. Paano kang nagmukhang normal pa rin? I just minimize the stress that I get from law school by maintaining the activities that I have. Parang you need to have a life outside law school pa rin. You do the things that you love doing before you enter law school. Like you go out to meet with your friends, and also you go to the beach, you go to the gym, you go boxing, ganun po din. Kamukha niya, no, Samantha, no, yung the kind of things you do beyond law school and beyond working, no? May time ka pa ba doon? Kamukha ni Erica. Kasi Erica kasi full-time eh. Ang daling spacing yan eh. Pero ikaw eh, pagkatapos mo ng 5 o'clock, alam mo, 6 o'clock, nasa classroom ka na. Diba? So, meron pa bang time to go to the beach or to go to watch a movie? Actually po, yun nga po, problem po siya. That's why yung every Sunday ko, inaalat ko po, I think, 6 hours to 8 hours. Wala po dapat akong aralin nun. Yun na po yung me time ko. I can do everything that I want to. I can meet up with my friends, do hobbies, for example. Pero yun talaga, that was strict for me, yung 8 hours na yun, at least. And talking about meeting with friends, no? Of course, sa college, well, madaming gimmick dyan, di ba? Super, anday talaga. Morning dito, beach dyan, punta dito, isang snap lang ng finger, tara sa Cubao. Yung mga ganyan, di ba? Pero, any change? Paanong nagbago yon sa law school? And is that change really necessary? Ikaw, Erica. Yes, Dean. Of course, you sometimes kailangan mo pa rin po makipag-meet sa friends to maintain your sanity. But you have to sacrifice sometimes special occasions so you will get, I mean, para matapos mo yung mga readings kasi there are a lot of things to do and a lot of readings to finish. So minsan pipiliin mo na lang din kung ano yung pupuntahan mo. Alam mo, another aspect dito, actually, yung personal relationship mo with a special person eh. Ako nung naglo-law school ako, I had a girlfriend from first to fourth year. Nag-aabugado pa. Kaya bisa ng joke ko, okay ako, meron ako nakukuha na ng digest. Tsaka,
So kayo kung nagkaroon kayo ng personal special people in your lives, ano ba yan? Was it a hindrance or something positive in your life in the law school? O yan. Ikaw, Samantha. Ako po din, I think nagkaroon nga ako ng boyfriend, I think no first year. Pero dahil mahirap nga magbigay ng time kasi nga working plus school, hindi po siya nag-fly. And I think for me, that was one of the necessary sacrifices. But I don't think na makakasira naman siya. It's just that a personal thing for me na I just wanted my time more first kasi nga because of work and school. And then may maliit na 8 hours lang for myself. So sabi ko, okay, wag muna. After na lang siguro. Yon. Wow. Wow. Galing ha. Ikaw, Erica. Din, my boyfriend po is my classmate from first year to fourth year din. Wow. And I think it's easier to handle kasi you have the same interest, you have the same environment, and you understand each other in terms of availability time. Alam mo, as we go along, ano, Samantha, Erica, no, itong mga kwento nyo, no, parang, wow, sobra hirap nito, parang total adjustment to. That we expect sa first year, no? Sa first year, talagang super duper adjustment because you meet, it's the fear of the unknown, eh. When you're going to law school from college, it's the fear of the unknown. Madami lang kayong naririnig na kwento. Pero pagdating nyo sa classroom, wow, ito pala yun, di ba? But as you go along, second year, third year, fourth year, medyo ba at least nag-a-adjust na kayo, nagugustuhan nyo na, and the environment has become, you know, parang gusto nyo nang pumunta sa law school just to finish with it. Samantha? Of course, did. Kasi nung first year, ayoko po talaga. Since everyday sinasabi ko, is this really for me? Tapos, I would think na ang dami kong, yung personality ko, hindi pang lawyer, yung characteristics ko, hindi rin pang lawyer. But nung, as time went along, parang na-realize ko na ito na nga pala yun. And it's really, it's not easy, but if you put your heart into it, and if you tell yourself na ito yung gusto kong maging at matapos na maging lawyer ako, I think kaya po. Ikaw, Erica, habang pataas ka na ng pataas. Nakaka-adjust po ako every year, but the parang pahirap ng pahirap yung subject, pero since naka-adjust ka na, parang mas madali na siya in a way. And also kapag yun nga, kapag kagaya ni Samantha na kung gusto mo talaga, parang you'll make a way to get it. Parang you'll do whatever it takes. Yes. Okay, teka. Okay, teka. Kwento niyo nga yung ano, kwento niyo nga yung first experience niyo sa written exam ninyo sa law school. Ikaw, Erica muna. Sige. I think din that's ano, legal research. Legal research po ata din. Yes. And during my first semester, parang we were not taught how to answer the questions. So, it's really hard for us to, para ma-impress namin yung prof and makakuha ng full points. So, my first exam, I think I only get around 60%. 60? 60%. Yes, Dean. 60% ata. Tapos, yun po. Nagtanong po kami ng mga tips sa upperclassmen kung paano magsagot ng mga exam. Ikaw, and, Erica. Ikaw, Samantha. Anong experience mo?
Ganon din po din, tulad nun kay Erica, hindi ko alam kung tama yung mga sinasagot ko kasi wala naman po rin nagsasabi during your first sem. Malaman mo na lang po pagdating nung booklet nyo na bagsak pala. Ganon. So, kailangan po mag-adjust. So, okay. So, anong klaseng adjustment ang ginawa nyo after your first palpak na exam? Erica, ikaw. Ayun po din, nagtanong po kami sa mga upperclassmen kung paano mag-answer ng properly ng questions. Aha. And yun po. Until nung... Sige. Ano yung sasabi mo, Erica? And nung second year po din, kasi naging prof ko si Attorney Rivera, and he teaches us the crack method, the proper way of answering. And from then on, mas naging madali na mag-answer po ng mga par exam questions. Yung ano, Samantha, nabanggit si Erica na yung mga upperclassmen, ano, how much did they help you? Kasi sa FEU, hindi naman tayo malaki eh, di ba? We are just a small community. We're only about 320 to 350 students. Buo na yon, buong law school na yun. Hindi ka mukha sa ibang law school na 320, mga first year lang yun. So, how did that play? I think din mas matalino si Erica sa akin in that sense kasi nagtanong ko sa upperclassman. Ako po kasi, it was really trial and error. But for those who would want to pursue law school, I would think that that is the most pinakadapat na pwedeng gawin to ask from fellow law students then who have gone through that professor, who have gone through that subject. Kasi mas madali po yung buhay when you ask from people. Ayun. O, teka, baka may mga questions na tayong dumarating. Andrew, Linus, ako makikita yung questions. Saan? Hindi ko makita. Hinahanap. Hindi ko makita. Well, anyway, so, ito, ang dahil na nating mga questions na natatanggap, sagutin natin, mamaya-maya lang. Pero, yung ano, yung, let's say for example, okay, you first, second, third, fourth, fifth, even sixth year ninyo, pagdating sa, let's say sa huling year ninyo sa law school, so, ito na yung mga thesis requirement. For example, sa JD, kasi Juris Doctor tayo. How did you go about it? Kasi iba natatakot sa thesis eh. And yet when they do it, parang nakakalampas rin naman. Samantha, ikaw, how did you do your thesis? Sa thesis ko po, ako kasi po, I like planning. Dahil nga may onting time lang ako to do things, I really plan ahead. So my thesis, I was doing it summer before my last year. Okay. Natapos ko po siya by August ata pagpasok. Meron na akong first draft noon and then we just had to revise it along the way. Pero ano po, it's not as hard as we have thought. Kasi kahit ako po noon eh, the thought of writing a thesis was really scary for me. And akala ko hindi ko matatapos kasi it has to be exhaustive, it has to be comprehensive. Pero I think it really helps na you have a good advisor who would guide you. Tapos kaya naman po, you finish it and then you go on with the defense. Then you survive it. Ikaw, Erica, kinabahan ka ba sa thesis defense? Yes, Dean. Sobrang kabado po. Okay. How did you overcome it? In every activity sa law school, preparation is really the key. So, I prepared together with my advisor 2 days or a day before the thesis defense, we had a meeting and we finished the speech then po. And then, ito may mga tanong ha, babasahin ko ha. You could answer this. Both of you ha, Samantha, Erica. Sabi niya, from Paul Ian Manalo. Dean, I'm an engineering student but also want to become an attorney. Pwede pa rin po ba ako mag-law school pagkatapos mag-graduate? Ayun ang unang tanong niya.
Ano po ang mga ways nyo pa sa pagre-review? May kakilala po akong law student na nila linalapatan niya ng music o tono yung mga provision sa caudal. Kinakanta niya para mas madaling mag-memorize. Ganun po ba ang ginagawa? May mga technique? O yan, sagutin nyo nga kayong dalawa. Ako po ano, I had a close, one of my law school best friends was an engineer graduate. So I think sa kanya it worked na meron siyang logic wise okay po yung pagsagot niya, and then also hindi totoo na walang number sa law school, meron onte sa succession po. So talagang magaling siya noon kasi sinira niya po kami ng math doon. And ano po yung isa, sa pag-memorize naman po, ako kasi inuulit-ulit ko lang siya hanggat sa maalala ko siya. I have a classmate before who would remove po using black ink, black pencil pen, yung provisions, para hindi na niya babalikan. So, kailangan niyang napigitan. Matandaan talaga. So, ikaw, Erica. Style. Oo nga. Ikaw, Erica, anong technique mo? I just, kagaya po ni Sam, paulit-ulit lang. And, I will not go to the other page until unless I can recall what I read on first page. Ito yung sinasabi natin kanina, no. Engineering graduate siya. Tapos para siyang nag-hesitate, nagdududa siya. So kaya ang tanong niyo, pwede ba talaga ako sa law school? Iyan ang sabi niya. Anong ma-advise niyo sa kanya? Pwede po din. Kasi sa law school naman, basta you have a bachelor's degree, you can enter law school. Also, I have a classmate who is an engineer and he's really good. He also passed the bar. And magaling, sobrang magaling siya mag-analyze. Ikaw, Sam. Siguro dahil... I think it's not po, it really doesn't matter kung ano po yung course mo nung college, but really how you handle law school, yung character mo, yung ano ka, may tiyaga ka, may hard work ka, but not really, it will help you, but lahat naman po tayo may underlying things that we can bring from college to law school. Yes. Alam mo ako, ano ko eh, Bachelor of Science in Biology. Kaya yung mga nanonood eh, ako, Biology. Si Sam, communication. Si Erica, internal accounting. Ni hindi kami nag-prelo. Ang obligation and contracts, nakita ko lang sa law school. Di ba? Wala talaga akong kaalam-alam. And yet, tama ka, Samantha, Erica. It is more of the discipline eh. Na actually, going through the process will create that discipline. Kasi matotrauma ka a little bit. Culture shock. Pero when you adjust quickly to the situation, yung adjust, hindi ka na naghihintay. Basta sinabi ng professor, basahin nyo yung case nyo yan, basahin nyo yung case yan. If you reasonably adjust to the situation quickly, palagay ko makakapag-adapt ka na. And you will realize na, okay, it's the discipline. It's more of the discipline. It's more of the, well, masasabi na nating routine. It's more of the routine, the discipline, and the steadfastness, no, yung perseverance, makakatapos ka rin. O ito pa, isa pang tanong, galing si Sunny Valdez Rebenito. Planning to transfer to FEU, how much is the tuition fee per semester, and what is your program for working student? Siguro sa akin naka-address dyan. Well, alam nyo po, kung magta-transfer kayo sa FEU, we only accept up to second year. Hindi po kami nag-a-accept ng third year and fourth year. And kahit na po mag-a-accept kami ng second year, hindi rin po kayo nakakasigurado na lahat ng subjects nyo makikredit. I-evaluate po ng associate din namin yan at titignan kung okay. But more often than not po, medyo liberal naman kami. Hindi naman kami ganun kahigpit. Pero up to second year lang po. Kaya kung gusto mo mag-transfer kasi third year ka, we don't accept people going to third years. Okay?
Tapos, how much is the tuition per semester? Well, kung tutuusin nyo po, we are one of the cheapest, I think. Ha? Kasi po, ranging, hindi po kami lalampas ng, although baka out of, hindi ko masyado alam na ngayon, ng 60%. Hindi po kami lalampas. Siguro around 52, 53, 55. Hindi ko po kamukha sa ibang law school dyan na 120,000 per sem. Di ba po? And yet, you end up passing the bar, becoming a lawyer. I mean, it's just the same thing, di ba po? And ano po, yung mga professors po namin is halu-halu galing from different schools, no? We have professors from FEU, from Ateneo, from UP, from San Beda, from UST, basta't po sa tingin namin makakatulong sa mga estudyante. And one of the remarkable features ng aming faculty is that it is the blend of the young and the veterans. Iyan po. Kasi siyempre, ang nakikita namin sa mga estudyante ngayon, iba na ang pagka-wire ng utak. Hindi na po kamukha nung utak namin nung nag-aaral kami. Iba na po ang millennial, what generation is called. Iba na po talaga na pag-aralin po namin yan. Kaya yung mga professors po namin, medyo hindi naman po malapit ang agwat sa mga estudyante namin. No? Medyo bata-bata because they exactly know the mindset ng mga bata, ng mga estudyante. So, may mga pagbabago po dyan. So, ayan. Okay, teka muna. Bago ko basahin itong isa, medyo mahaba. Doon na muna sa mga maiikli. Hello, Dean. Watching from Muntinlupa City. I've been dreaming of taking up law. But my current nature of work is taking so much of my time. So I guess my dream remains to be a dream. Sabi ni Arthur MacArthur. Ay, Sam, ano ma-advise mo sa kanya? May dream siya eh. He has a dream. Actually, if you have that dream and you really want to pursue it, I go for i-pursue na niya po talaga. Kasi meron akong kilala na working din and pinot off niya ng pinot off. Pero 8 to 9 years later, she found herself in law school. Pero medyo late na. So I think if you have that, ano na ngayon, gawin mo na po. And I think na kaya naman siya with work. It's just a matter of adjusting and balancing. And I think it doesn't hurt to try at least one sem if you're up to it. Alam mo, Erica, Samantha, sayo, no? hindi ko na-imbita dito si Gilbert. Gilbert is estudyante po namin yan, graduate na, magte-take na rin po siya ng oath, abogado na rin. He was married with children and at times working and living in Laguna. Yes. Talagang super, super sacrificio. Tuwing nakikita ko nga po siya sa corridor, tuwing mga alas 8 ng gabi, parang babagsak na ang mata. And yet, nag-proceed siya. Talagang, minsan lumapit po sa akin. Sabi niya sa akin, Dean, kaya ko pa ba to? Alam mo, sabi ko po sa kanya, alam mo, Gilbert, may ano ka, may dream ka eh. Eh sa ginagawa mong yan eh, res ipsa locitur. Talagang, the thing speaks for itself. Gustong-gusto mo eh. Sige, unti-untiin mo. Makakaraos ka ron dyan. Up and down rin po siya. Pero, all's well that ends well. He passed the bar and will take his oath, di ba? Parang lahat ng pagod is all worth it, di ba? So Arthur, you know, just have to pace yourself. Tignan mo yung ano yung level of competence mo. Kasi ang residency requirement namin sa FEU, 6, but I can waive. The dean can waive actually. Kung kailangan mo pa, well, titignan natin depending on the merit of the case. At saka, this coming year, we have come up with an
official curriculum para sa mga working students. Hindi ka mo kasi sila Sam. Sila Sam talaga will just arrange by themselves. What? How will they finish? When will they finish? At saka, how much, how long a time they will last? Di ba, Sam? Ano po parang ang ginawa mo? Diyan sa... Yung po yung mahirap din. Talagang dasal-dasal lang po na sana yung kinuha kong subjects ngayon, wala pong problema for the next sem. Yun, ganon. Diba? Pero ngayon, yung problema ni Sam, medyo inaayos na namin. Parang we just asked the Legal Education Board to approve curriculum precisely for working students. Aya, para medyo mag-aangan sila a little bit. Subukan mo. And we had a preliminary response from the Legal Education Board saying na wala naman daw problema and we could go through it, kaya lang subject to their approval siguro by the next week. So we realize that kasi nga madami pong kamukha ni Sam na parang every year tarantang-taranta medyo, pero naayos naman So eto question niya. Si Vincent Kai, how will the COVID situation change the dynamics of the law school? Opo, mag-change. Sa FEU po, there will be online classroom teaching at face-to-face classroom teaching. Inaayos na po namin yung classroom kasi po as much as possible, mga 20 per class and their classmates are online, so para may blend na ganon. So we are still trying it, we are looking for other possibilities, and baka nga po magkaroon pa ng plastic division yung mga estudyante para hindi na po makakopya. Hindi po, biro lang yun. Pero may plastic sa side. So, we are trying to look for the most conducive way for students to study. Ayan po, ha. Ngayon po, nag-online na kami. Yung Zoom ginagamit namin. May Canvas po kami. At saka meron kaming sa Facebook, sa Google Classroom, nagagamit na po yan. Okay, hardest subject sa bar exam. Okay, from Erwin Malyare Kabangisan. Okay, Samantha, hardest subject in the bar exams. I think kanya-kanya naman pong hardest, but for me was tax. Kahit na I thought that I was prepared for it kasi takot po sa tax eh, so I really studied hard for it, but during the bar exam, nahirapan pa rin po ako. Okay. Mamaya pupunta tayo sa bar exam pa. Erica, ikaw, anong hardest sa bar exam? For me din, it's remedial law because it's purely procedure, so you have to memorize a lot in that subject and to really know the procedure. Alam mo, ako, I can still remember my hardest subject. It was labor law. Ano yan eh? First Sunday, umaga political, susunod labor. Tandaan-tanda ko pa ho talaga yon. Nung natapos ang political, modesty aside po ha, 8 o'clock ang umpisa nun. Bar. Ano po ha? 10:30, tapos na ako. Sabi ko, sa valedictoria namin. Turn out po tayo, sandali lang. Nag-brown out tayo. Can you hear me, Erica? Okay, mga kaibigan,
medyo nagkaroon tayo ng technical difficulty because po umuulan dito sa Quezon City at nagkaroon ng medyo brownout. Kaya po kinikwento ko na na sinasabi ko nung ako ay nag-labor law, nung political law, sa first bar exam, ang dali-dali po sa tingin ko. Pero pagdating po nung labor sa hapon, hindi ko po alam kung papasa ko o hindi. Eh sa MLQU pa kami noon. Pagkatapos ng exam, diretso po ako sa San Sebastian Church. Nag-rosaryo na kaagad. Dahil ang hirap talagang. There is just a subject in all bar exams na one peculiar one na parang ang hirap. Parang ganon. Tama ba yun, Erica? Tama ba yun, Erica? In one particular bar exam, kamukha sa inyo, nahirapan ka sa remedial. There will always be one yes na mahirapan ka, di ba? Yes po din. Pati yung remedial law po din sa amin, nung time namin, parang it's different from the other subjects. I mean, the trend. It's parang ibang-iba siya kasi yung first seven subjects, parang ano siya eh. Or first six subjects, may mga objectives. And so, yeah, nung remedial law, parang nag-prepare din kami for objective type. Pero it's purely essay, situational questions. Oh, ito pa. Yeah, ang nagtanong doon si Erwin Malyari Cabanduisan. So the end point, di ba talaga, Erica, is you just really have to study. And it's all the 4 years eh. It's all the 4 years of law school na babalik sa bar exam eh. Tama ba yun, yes, Erica? Po. Yes po din. May times din na parang stock knowledge po yung nagamit po dun sa ibang questions sa isang subject. Because you can't really know everything within the 6 months or 5 months of review before the bar. It's really impossible for you to absorb everything within that period. Yun. So you have to do good in law school. Ito pa, from Elaine Balian. Attorney, pakwento naman sa kanila ng first time nilang mag-recitation. Well, nakwento na nga nila kanina, pero yes, kwento mo nga ulit, Erica, yung first time talaga, yung habang tumatayo ka, anong nararamdaman mo? Sobrang kabado din kasi in law school the professors use deck of cards and they pick randomly, so sobra yung kaba kapag sa classroom, lalo na kapag first time mo mag-recite. And in my class po din sobrang daming magaling kasi parang 30 out of 40 were scholars dun sa class namin. So it may dagdag na pressure kasi ang gagaling ng mga classmate mo. Alam mo, papakitaan ko lang sila, no? Ito po yung sinasabi ni Erica, oh. Class cards. Binabalasa po ito, mga profesor. Binabalasa. Teka ha, papakita ko lang sa kanila. Ganyan po pagbabalasa ng profesor, oh. Okay. Samantha, Erica, be prepared. Tapos bigla pong, Twico, Erica, di ba? Habang binabalasa ng ano, ng profesor yung class cards, ano nararamdaman nyo? Ikaw, Samantha. Nagdadasal din na sana hindi ako yon. Okay. Pero alam mo ha, yung batch nyo, ito po batch 2018 ng FEU Institute of Law. 2019 batch ito. Habang dinideliberate namin yung klase nila, ang sabi namin, ang common comment namin sa kanila, itong klaseng to, survivor to, tatayo ito kahit hindi alam ang sagot, magdadadaldal. Pero okay po yon, actually. Okay yon kasi talagang ganun po.
sa law school, basta't sabihin nyo po yung sagot nyo, whether right or wrong, ayos lang po yan. Ayan, ganyan po yung pagbabala sa ito, class cards ko. Ito, class cards pa ng ano, FEU, ito. So, ito pa. Kailangan po, silang learner. Sabi niya, kailangan po ba memorize word for word ang codals? Okay, sagutin niyo. Samantha, ikaw. Hindi po totoo yan. Naka-survive po ako na keywords lang yung binememorize. Tapos pag yun po yung sinusulat mo sa exam at yun po yung sinasabi niyo sa recitation, maganda po ang grade. Oo nga, pero sometimes technique talaga, di ba? Technique, no? Opo, technique po. Pero although may certain professors na gusto verbatim, pero I've had few professors na gusto talaga yun. Oo. Karaniwan po talaga, keywords lang. Keywords and yung essence nung batas, ano? The essence. Okay, ito ikaw, Erica, para sa iyo siguro to. Ano po ang scholarship sa FEU Law? At least ikaw, Erica, anong scholarship mo? Yung JD entrance din, kasi FEU provides full scholarship to those who graduated with Latin honors or to those who top any Philippine licensure examination. So, JD entrance, it includes full scholarship, free tuition fee, free miscellaneous fee, plus you have cost of living allowance and book allowance per semester. Yes, ma-maintain nyo lang po ang grade nyo. A particular grade. Alam nyo, yung po yung tinatawag namin na entry merit scholarship. Free tuition fee, free miscellaneous fee, book allowance per sem, at saka cost of living allowance per sem. Pero kahit hindi po kayo Latin honors, meron po kaming needs-based scholarship. Pareho lang, pareho rin po ang privilege. Eksakto. 100%. Eksaktong-eksakto. Tapos po, minsan, hindi na aabot ng estudyante yung required grade. The dean has the discretion to waive. Basta't lang po honor student. Kaya may dynamics pong ganon. Meron rin po kaming mga hindi kayo muna scholar, pero basta't naging honors kayo, nagiging academic scholar po kayo. So, there are a lot of opportunities for scholarship. Meron rin naman po nag-a-apply ng scholarship outside. Kamukha yung Foundation for Liberty and Prosperity ni Chief Justice Panganiban, FEU graduate po yan, nagpo-provide po ng scholarship at least 2-3 students per year. Kaya po, if you think you need a needs-based scholarship, apply lang po. At kung Latin honors kayo, ngayon po, because of the COVID and certain situation, kasi K-12 ngayon po, halos walang nag-graduate ng fourth year ng college, yung 2 years na period namin for Latin honors, ginawa namin mong 5 years. So you should have at least been a Latin honor for the last 5 years. We can accept you. First come, first serve po. Kaya kung sino nagbabalak sa inyo, eh sana po mag-apply na kayo. Tinitingnan ko nga po kung ilan ang available. Pero ang pagkaalam ko, maximum po around 20. 20 to 30, parang ganyan po. Pero a-announce ko po yan. Okay, punta pa tayo sa ibang mga comments. Attorney, MedTech po ang undergrad course ko. Will it be a disadvantage to me? So, how can you... Ito ang dahil nagtatanong sa atin, no? Different course talaga sila. Yes. What can you advise them? Again. Sige, Erica. Again, it doesn't matter kung ano man yung undergrad course mo. Kasi when you enter law school, lahat naman kayo dyan back to zero. Parang lahat kayo maninibago, lahat kayo sa una kakabahan. So, you'll go through the same process. Samantha.
Totoo po yun. And sabi nga ng mga professors, law is a great equalizer, no? Parang it doesn't matter what course you've been to, or kahit nga Latin honors kay, minsan yung mga Latin honors hindi pa nakakasagot during law school, it really doesn't matter. It matters sa kung ano talaga yung ano mo, will mo. And you will be surprised po. You will really be surprised. Ano po? Basta't nag-law school kayo, parang everything is equal. Para kayong level playing field talaga, whether you graduated with Latin honors or not, parang you are in the same situation with the same problems, with the same challenges, and with the same, tawag po namin doon nung araw namin, palpak recitation. Ganun lang po. But you really have to be very resilient. At yan po, kamukha nung experience ni Samantha at saka ni Erica, they grew with the processes. Talagang you will grow with the process po talaga eh, sa law school. And sometimes in retrospect, you will think it back and say, well, it was actually fun. It was actually fun. It was actually such an experience, no? Things you will not forget. Okay, ito pa. As a matter of fact po, ikaw ano ka, Kate? Medtech ka? Alam mo ako, biology, science ang mind natin. As a matter of fact, ito ang masasabi ko eh. Yung mga sciences, medtech, medicine, pharmacy, nursing, science, may a little edge pagdating ng first year. Why? Because of memorization. Nasanay tayo eh. Nung college natin, memorize tayo ng ganyan, formula, muscles, what, amoeba, whatever, di ba? A little bit of ano lang, advantage. Si Michelle and Constantino, will your pre-law course matter sa law school? Actually, Michelle, as you might already have heard, no, it's actually the discipline. It's actually the discipline, the character, the perseverance. Those are the things that will matter. Yung makapag-adjust ka, makapagbasa for the next week, mga around 500 pages. Makapag-adjust ka lang, and you know, you will not find it very hard. Okay, si Benel Lumakang Ampuan. Ito yung concern nila, Samantha eh, no? Tsaka Erica, ito na naman, no? Ano po ba talaga ang magandang pre-law course? Okay po ba ang business administration? Sige nga, Samantha, bigyan nyo nga sila ng lakas loob. Alam niyo po, sa klase po namin, sobrang diverse ang undergrad po namin. I bet kina Erica din po, sobrang dami din. And it really doesn't matter kasi yun po sabi namin kanina, level ng playing field for everyone. And everyone has something to bring from their undergrad to law school, which would help you in a way. It would be advantageous. Pero at the end of the day, nasa'yo po talaga siya. Erica, ikaw ba may alam ka sa mga klase mo na technically, kumuha siya ng pre-law as a course? Pre-law, not even political science, but pre-law. Meron ka bang natatandaan? Parang the closest din, ano, legal management. At least, yun, malapit-lapit na yon. Pero pre-law as such, wala, di ba? Wala po. Okay. Si Christian Joseph Tengson, in the midst of a pandemic, ano pong maia-advise ninyo sa mga gustong pumasok ng law school? Well, decide for yourself at mag-apply po. Mag-apply, that's the first step. Actually, kamukha po yung sinasabi ni Samantha at ni Erica, it's really the fear of the unknown. You will grow through the process. But you just have to be ready and to meet that challenge. That culture, kaya ko naman sabihin culture shock, that difference will come. It will come. And you just have to adjust quickly to the situation. Yan po. Kasi lahat, whether you graduated pre-law, poli-sci, legal management, biology, mass comm, CPA, auditing,
pare-pareho lang po, you will all be in the same situation. And you will find it, in a way, challenging talaga, but fun. Okay? Okay? Ito po. What would you consider to be the hardest type of lawyer here in the Philippines? At least by way of perception, Samantha, ikaw, kasi nasa Office of the Solgen ka, di ba? Sa tingin mo, kung, what is your perception lang? At least perception. Anong pinakamahirap na area ng law? Hardest part po, pinakamahirap is, I think, it's, feeling ko it's the critical thinking. Pero masaya po siya kasi sa law firms or sa office namin, you get to make your legal arguments with a team, and that's where the excitement comes. And you get to hear a lot of opinion po about it. And I think what's hard is to really get one single legal argument sa sobrang dami po niyan, and then yun yung ilalagay nyo sa meeting. Ikaw, Erica, what do you think? Same po din yung critical thinking when you are pushed to think out of the box, kasi there are some legal issues na wala pang answer. Like, wala pang Supreme Court decision about it. And so, you really have to think out of the box. Okay. Ito, may tanong si Kim Angeles. Sabi niya, ano po advantage studying sa FEU compared to other sikat na law schools? Okay. On a very practical level, mas mura kami. I'm just talking about the practical sense. If you compare us with Ateneo, for example, or La Salle, or UANP, or even, I think, University of the East, okay, parang ganyan, or San Sebastian, or even San Carlos in Cebu, or Ateneo de Davao, di hamak pong we are in the level na mas mababa sa kanila. Well, bakit po? Because when I assumed the deanship and we have to overhaul the system from Bachelor of Laws to JD and transfer from Manila to Makati and to attract a lot more students from everywhere, naisip po natin if we want to be attractive, we have to, hindi po kami nagtaas ng tuition fee for 3 to 4 years. Naging straight po kami with the support of the Board of Trustees. Nagtaas lang po kami nung fourth year na sila, nung third year, sila Samantha tsaka si Erica. Pero since 2014, hindi po kami, kaya medyo, sabihin namin, nahuhuli kami sa pagtaas. Pero it's okay lang po because ang mission po ng FEU is to also give affordable education to those who cannot afford Ateneo or UP or La Salle or UANP. Ganyan po. Huwag sana magalit sa akin yung mga eskwelahan na yun, ha. Otherwise, hindi ako magtuturo doon. Kasi po, kamukha ako, I'm teaching at FEU, Ateneo, PLM, San Beda, UST, at dati po sa UANP, and they're receiving exactly the same education. Now, you think about that. Di ba po? Sa Ateneo, tinuturo ko civil law review. Sa UST, sa PLM, yun rin. Sa FEU, yun rin. So, on the practical side, there are a lot of professors common to university law school. Kami po, nagkakatugma kami around one-third ng Ateneo, tsaka sa amin, exactly the same. Sino ba? Naging teacher niyo ba si Professor Gruba? Naging teacher niyo ba yan? Ikaw, Samantha? Well, Professor Gruba was the tax examiner. Bigla siyang nawala sa FEU. Yung pala, she was the bar examiner sa tax.
So, sa amin po galing yan. O, di ba po? So, ganyan po. Well, may ganyan po. Well, anyway. So, yun po ang practicality. And the practical thing is, we are in the middle of Makati. If you are a working student talaga, we are the most, I believe so, conducive spot. We are in the most conducive stop. E sa kantong-kanto po kami ng Senator Hill Puyat at saka Balugay Street, babaan ng jeep, ng bus. Tsaka magkocross lang pula kayo. May 7-Eleven na, masarap na. Although masarap naman yung cafeteria namin, pero kung nagsasawa po kayo, meron. So the place is conducive. At saka yung facilities po namin. The classrooms are well-lighted, air-conditioned, ganda po ang system. And most of all, ang galing po ng staff namin. Yung aking associate din Agokinko, si Vicky, si Melanie, si Carla, at saka si Ajeli. Napakabait po nila kung kakausapin nyo. Well, anyway, hanggang na lang po. Pero masaya kami sa FEU. Well, anyway, eto po. Okay. Actually din, hindi lang sa IL, pati sa ibang institute ako po ah. Okay po. Actually, ganun pala po kahit na sa college, no? Talagang mix up ang mga professors galing-galing kung saan. Okay ah. Alam niyo, Erica, Samantha, dahil nanonood sa atin. Dahil tanong. Teka ha. Ano pa ako? Ha? Teka. Ay, hindi gumagalaw to. Ako, sobra. Baka hindi natin. Ano ba tayo? 527. Sige po. Pipili na lang po ako ha. Dean, I don't have a question, but just need your advice. I am about to finish my master's, but after which I am thinking to take up law before proceeding to my doctorate. Am I planning my life well, Dean Mel? And maybe your former students can give me an idea. Si Keith Adam. It's actually what you like and what you dream and what are your priorities. Okay, Samantha, ikaw. You have that experience. Nagkaroon ka ng crossroads whether you will stick with your job or just study law or just work and blend the same, no? Work and study. Ano experience mo dyan? Yun din, really prioritization po of what really matters as of the moment, kung ano po yung kaya ng resources ko, kung ano po yung... And I get advice from my loved ones, like kwari po sa family and friends, kung ano po dapat nang gawin. Pero for him na malapit na pong mag-graduate ng master's, I think dapat tapusin niya muna before siya mag-law. Kasi medyo matagal po ulit yung law eh. 4 to 6 years na naman po siya. Ikaw, Erica, what can you advise him? It really depends on how he see himself in the future. Kung ano yung gusto niya din. Kasi entering law school is really a big decision that you will make in your life. Ito, merong Samantha, may nagko-comment sa'yo. Paano pong namamanage ni Miss Samantha yung mag-study while working? Like yung everyday routine na po ba? Samantha, sagutin mo nga. Naging routine ba talaga sa'yo yan? Everyday routine. Pero nung first years po, mahirap po talaga yung adjustment period. But nakasanayan mo po siya. Like, kailan ka dapat mag-aral, kailan yung break time mo. Malalaman mo po yan as you go through the way. Pero kaya po siya. You would survive it if ever you decide to work and study at the same time. Ito pa. Si Comey Carpio, what was your study routine preparing for the bar exam? Erica, what's your routine? Sabi niya. Routine. I wake up at around 5 a.m., 4 or 5 a.m., and then have my breakfast, and then
from 6 a.m. or 7 a.m. to 10, nagbabasa lang po ako. And then 10 to 12, it's break time. And then mag-start ako ng 1 to 5, we'll study again. And then we'll have my early dinner around 6 p.m. And then 7 onwards, 7 to 9, nagpa-practice na po ako magsulat for the bar exam. Ikaw, Samantha, did you ever decide that at some point in time, you will really have to take a leave muna from your work? From my work po, opo, naisip ko naman siya at one point. Pero since nakabase po dun yung ibabayad ko sa law school, inano po na lang po siya, sinategize ko siya in such a way na kaya ko siyang i-balance. So, kaya matagal-tagal din po akong in law school dahil po dun. Okay, eto pa, Dean Mel for transferees po, pwede po bang mag-take ng back subjects from the previous school along with some subjects na hindi po pa natetake? Thank you po. Well, ang sabi ko nga po kanina, ang transferees po, nagtatanggap lang kami hanggang second year. So, kung ang mangyayari po sa inyo, papasok kayo, may third year subjects kayo, tapos kukuha kayo ng basa sa second year, hindi po namin kayo matatanggap. Dapat po, no, walang kukunin na third year subject hanggang second year sub. Second year lang po ang tinatanggap namin transferees. And yun nga lang po, ine-evaluate rin namin ng grades. Okay? Ito po, Dean Mel, planning to enroll probably next year. As of the moment, I'm currently working 9 to 5. What would you recommend, a regular class or an executive class? Alam niyo po, kasi sa FEU, wala kaming executive class na kamukha sa ibang eskwelahan na pinupuno lahat. Lahat ng subject, Saturday and Sunday, wala po kami. Kaya I cannot really tell you which is better. Pero ang personal opinion ko po dyan, law must simmer down. You must savor the law. Hindi po pwedeng madaliin eh. Kasi po, kung minamadali ninyo, eh baka may nalalagpasan kayo. Talagang, kaya nga po sa methodology, sa Socratic method, mga cases, binabasa nyo, talagang sinatsagaan nyo at hindi pinagmamadali. Ayan po. Ayan. Ganyan po ang law. Dean Mel, paano po yung mga hindi nakapag-take ng PhilSat? If subject to retention policy, ano po kaya ang maintaining grade? Planning to study in FUIL, sana po matanggap. First of all po, yung PhilSat po ngayon, hindi po nila i-apply sa 2020-2021. Okay, number one. Number two, retention policy po. Sa FEU po, basta first year, although 75 is passing, dapat I think makuha yung average para maging second year. It's either 78 or 79. So may mga requirements pong ganon. Planning to study in FEUIL. Sige po, why don't you? Subukan nyo po mag-apply. And this is the important thing you will remember sa FEU. Wala po kaming entrance examination. We will only decide your eligibility on the basis of the documentary requirements, which you could send online or face-to-face sa Makati po. Bibigay po namin ang telephone number namin sa inyo later. Dean Mel Santa Maria, I'm interested to know the answer in your teaser question. Why study law in FEU instead of UP, Ateneo, or San Beda? Thanks in advance. Well, alam niyo po, this is what I can say. If my son tells me, Daddy, gusto ko mag-aral sa FEU law, hindi po ako magdududa. Sige anak, aral ka doon. That's how confident I am. And kung nakikita nyo
yung practicality po nung sinabi ko kanina, practical, we are cheaper. Not that we are cheap, it's just that we bear philosophy kasi po yung FEU to make education affordable. And we are in that center of Makati. If you're working around that area, very conducive po. And even our professors come from FEU Law, Ateneo, UP, San Beda, ibig sabihin mo, mix-mix po. Hindi po kami FEU lang. They come from almost all schools. Aldrin Maristela, nagwo-work po ako ngayon and night shift. I want to enroll in law school. What are the class schedule po na meron sa FEU? Meron po ba ng 4-hour class lang every day in the morning or afternoon gaya po ng ibang law school? Wala po kaming morning. Nag-uumpisa po kami ng around 2 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi to accommodate working. And every Saturday po, punong-puno kami. Okay. And I pun... Okay. Okay. Mga kaibigan, I think hindi ko na po muna mabasa yung iba. Pagpaumanhin nyo na po at medyo madami-dami pa. Pero gusto ko na lang po mag-last message si Samantha at saka si Erica. What can you advise to our audience who are aspiring or at least hesitant to go to law school pero gusto nila? Erica, ikaw muna. To the aspiring lawyers who are watching, all you have to do is to, if you really want to be a lawyer, you have to try to and to enroll in the law school that you want to study. And once you're there, you just embrace the grind with positivity, and whenever self-doubt gets in your way, you just have to reconnect with your purpose and go back to your why. With that, you will be able to finish your law school journey and be a lawyer. Thank you. Samantha? Ako naman po, for everyone who wants to take up law school, I really think that this is the best time to do it because if you've seen the news, there are a lot of issues right now that need lawyers as well, and you need legal knowledge to hone your opinion or critical thinking, and I think this is the best, really the best time to do it. And if you have the support of your family and friends, just do it. Okay. Thank you very much, Samantha and Erica. Ang gusto ko lang pong sabihin, the Far Eastern University Institute of Law po is already accepting reservation, registration, and kung natanggap ko kayo, enrollment. And we have an online registration and enrollment. We have scholarships, entry level, sa mga cum laude, magna, summa, no tuition fee, no miscellaneous fee, book allowance, and cost of living. And may needs-based rin po kami. We are located sa Senator Hill Puyat Avenue, corner Malugay Street. And you can... No entrance exam. No entrance exam po for Juris Doctor Program. And you could visit, ito po, lista nyo na, www.admission.feu.edu.ph. Tuturuan po kayo how to navigate registration, reservation, application, and enrollment. Okay, and ano pa ba nakalimutan ko? Kujan. Ito po telephone number. Listan nyo na po ito. If you have any inquiries, just text or call Miss Jen 09456388664, Miss Karen 09199966029. At si Miss Neville 09167561718. For scholarships, si Miss Phoebe
0995958956. Si Sir J, 0933426-7741. Si Sir Vince, 0935-6946525. Snapshot nyo po yung aming telephone number dyan na napakahalaga. So mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat again, Samantha, Erica, and how, well, you will now create your new lives as lawyers after your oath, and it will be a challenging life. And for you all out there who would wish to become lawyers, your next wise choice is the Far Eastern University Institute of Law. Maraming pong salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayon. At sana po madami kayong napulot. At sana po i-consider nyo FEU Institute of Law. At bago po ako tuluyang umalis at mag-say bye-bye, panoorin nyo po ito. Malungkot at masaya, sapagkat dito sa building na ito, nabuo ang tradition of excellence ng Institute of Law. Nagtapos dito si Chief Justice Artemio Panganiban. Naging dekano dito si former Senator Jovito Salonga, pati na rin si Comelecat at Malugay Street. Magkita-kita po tayo doon. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw para i-presenta namin ang pag-aaral ng batas, pati na rin po ang pag-aaral rin kung gugustuhin nyo sa Far Eastern University Institute of Law. Mag-apply na po kayo at tingnan natin, baka kayo makapag-aral dyan sa school year 2020 and school year 2021. Magandang araw po muli. Ako po si Dean Mel Santa Maria. Magkikita po muli ulit tayo sa Interviews with Dean Mel. Maraming salamat po.